Hello po. Tayo pong mga Kristiyano ay gumigising tuwing umaga at alam po natin yon. At pagising po natin ng umaga, meron po tayong ang iunang iniisip natin, almusal. Kapareho nito, gumagalaw pa yung lamesa ko, di ba? Social na social po. Kapareho nitong tinapay, meron akong butter, at meron akong 3-in-1. Ito po ang Filipino breakfast. Actually, hindi na husan na sinasama yan eh, pero para maganda lang ho sa picture, isama po natin yan. Anyway, we have to have our breakfast every morning. Pero for Christians, for those who have the Lord Jesus Christ, kailangan pong dalawa ang almusal natin. There should be this spiritual almusal and the physical almusal. Now, what about the spiritual almusal? If we're going to read the epistles of Paul, we should care for our Christian life. There is a Christian growth. Wala pong pag naging Kristiyano ka, wala na, wala ka nang gagawin. No, that's wrong. Pag naging Kristiyano ka, you should feed your spiritual being kasi nabuhay ito eh. Ito yung born again experience natin. Now, the question is, how are we going to feed our Christian life or our spiritual lives? There are two ways, two basic things na talagang kailangan natin para what do you call this? Para pakainin natin ang spiritual lives natin. The first is reading the Bible. You should read the Bible. That is life itself. Let's read the Bible. You want to hear from God? You want wisdom from God? Read the Bible. Ano ang sabi ni Joshua? He meditates on the Word of God. So, the reason kung bakit naging victorious si Joshua sa lahat ng ginawa niya at ayun po ang LRT tumutunog po, kaya naging victorious po si Joshua ay he learned to listen to God. So everything that Joshua is about will do, meron siyang guidance, meron siyang wisdom. Bakit? Kasi nagbabasa siya ng salita ng Panginoon. The second is prayer. What is prayer? It is now this is now the time we express our emotions, our feelings, our wants to God. Ano ang sabi ni David sa Psalms? Morning, evening, afternoon, parati siya nagpre-pray. He always talks to God. He expresses himself to God. Kaya naging close si David sa heart ng Panginoon kasi he's expressing his emotions, he's expressing his joy, lahat sinasabi niya sa Panginoon. So, spiritual breakfast is reading the Bible, hearing from the Word of God every day, and talking to God in prayer. So hearing from God and talking to God. And if we do so, magiging maayos ang buhay natin. There will be guidance. Now the second breakfast is, of course, our breakfast, the Filipino breakfast. Eh, meron pa tayo ito. Ganito po yan. Ang Filipino breakfast, may ganyan. May tinapay. Yung tinapay, yung pandesal po, merong dumiyan. Linalagay po yan dyan muna. Kasi, maano yan, gaganyanin mo. Ganyan po ang Filipino breakfast. Tapos, lalagyan mo ng butas ng konti. Ganyan. Para tapos, isasaw-saw mo. Yan, huhugasan mo. Yan ang Filipino breakfast. Tapos, kakagatid mo. Teka, yung pa ako. Kasama pa yung punas. Nabusog na yung spiritual life ko. Nabubusog pa yung physical life ko. Plus, yung pinaghugasan, iinumin mo pa. Sarap. Di ba buong araw ko? Spiritually and physically. Christians, do this. I'm encouraging you, do this every day at magkakaroon ng magandang buhay or maganda ang magiging buhay natin during the day. Because God is with us,
spiritually, and because of the pandesal and the 3-in-1, physically we're strong. So pagpapatuloy ko na ho yung breakfast ko. Salamat po at pinanood nyo po yung maikling reminder ko para sa mga almusal natin araw-araw. So again, ako po si Darrell Maghirang, and I'm declaring that we are blessed and highly favored. God bless Calvary Foursquare Church. God bless all of us.